Juan, kumusta? Welcome back. Ayan, may bago tayong pasyente mga kaibigan. Ang board na to ay board ng Samsung Inverter Double Door. Bali, ang problema nito ay mayroong portion na sunog sa kanyang board. At ang fuse niya ay pumutok. So, ibig sabihin ay may shortage. Yun ang hahanapin natin kung saan. At bago tayo magsimula, gusto ko sana magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. Salamat sa inyong lahat. At sa kayong bago pang dumaan sa aking channel, sana mag-subscribe na rin kayo. At i-hit niyo yung notification bell para update kayo sa mga bago kong video. Yan ito. Tulad ng sinabi ko kanina, mayroon itong shortage kaya pumutok yung fuse. Yun ang check natin. Paalala lang, ako ay hindi eksperto sa electronics pero kahit papano, may alam din ang konti. Kunti lang naman. Yan, hahanapin natin kung saan ba ang shortage, bakit pumutok yung fuse. Ang tester ko ay nakasit ito sa times 1. Yan. Ang una nating i-check ay yung rectifier. Bali, ang pag-check ng rectifier ay halos magkapareha lang ng pag-check ng diode. Tapos ang pag-check ng rectifier ay magkabilaan. Kung napansin nyo, ang test prod natin ay may kulay na pula at itim. Yan, i-check natin. Yan, i-check natin. Yan, pumalo siya. Yan, pumalo. Pagbaliktarin natin ang test prod, dapat ang normal hindi siya pumalo. Ayan, pumalo siya. So ibig sabihin may shortage. Dapat hindi pumalo sa magkabila. Isa lang yung pumalo. Yan, pumalo siya. So ibig sabihin shortage. Yung isa pumalo. Ibalit natin. Yan, hindi siya pumalo. So ibig sabihin yung sa kabilang portion ng diode ay okay, yung sa kabila ay shorted. Yan. Yung rectifier na yan ay dapat nating palitan. Hahanap tayo ng iba, baka mayroong pang ibang pisa dito na may problema. Dapat magtsaga lang kayo mga kaibigan kasi masyadong maliit yung mga resistor niya sa kayong diode at mayroon ding mga transistor. Okay, katingin ko okay naman ng lahat. Yun ang talagang rectifier ang may problema. Ayan, tinanggal ko na yung maliit na rectifier. At katulad ng sinabi ko, ang rectifier ay isang uri ng diode. Kaya gumawa ako ng sarili kong rectifier. Ayan, apat na diode. Yun ang ipapalit ko sa tinanggal ko na rectifier. So ang gagawin natin ngayon, iti-test natin para malaman natin kung gumana ba yung ipinalit ko na rectifier. Kung ipa-plug natin ito. So magtemporary tayo ng supply na 220 volts para matesting natin. Ayan. Kita nyo? Yan ang temporary nating supply sa 220 volts para matesting natin kung gumana ba yung ipinalit ko ng rectifier. Yan, yung fuse na yan, bago na yan kasi yung existing yan ay pumutok. Pag pumutok ulit ang fuse na yan, ibig sabihin ay mayroong problemang iba o kaya mayroong shorted na iba na hindi ko na-check siguro. Pero pag hindi pumutok ang fuse na yan, ibig sabihin gumana yung pinalit nating rectifier. Yan. I-plug natin.
para malaman natin kung okay ba yung rectifier na pinalit natin. Tingnan natin. Yan, umilaw na siya. Ibig sabihin dahil umilaw yung LED natin, ibig sabihin mayroong pumasok na boltahe. Ibig sabihin hindi pumutok yung fuse natin. Kaya ibig sabihin ay yung pinalit nating rectifier ay gumana. Kasi hindi pumutok yung fuse. At ang yung LED na yan, nagblink-blink siya kasi hindi nakakabit yung board inverter niya at hindi rin umon at wala ring compressor. Yan kaya nagblink-blink yan. Pero ang normal talaga yan pag nakabit na yung board inverter niya at umandar yung compressor, hindi siya magblink-blink. Yan. Yan lang yung pinalit natin, yung rectifier at wala nang ibang problema sa ngayon, nakita natin walang ibang problema. Yan lang rectifier ang may problema. Sana may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe.